shall make peace to stay, and heart to the others, seeing ye are dull of hearing. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Sabay? But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have senses exercised to discern both good and evil. Ulitin ko lang po sa verse 11. Of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing your dull of feelings. Pray, Lord, na salamat po, Lord, sa inyong mga salita again na nag-aaralan namin, sa inyong presensya na bawat isa, sa inyong presensya, sa inyong salita. I pray na kami po'y matuto at patawarin niyo ang mga kasalanan ng Panginoon. But I pray na ngayon ay maunawa namin ang dapat namin maunawaan sa klase ng kondisyon na negative na ito, Lord, among Christians even. State of being boring, I pray na kayo po mag-enlighten sa amin, Panginoon, na kami po naman ay hindi dapat manatili sa ganong klase, Panginoon, ng status, Panginoon, na kung saan ay naghahanap lagi kami ng ibang bagay, hindi namin na... ginagawa yung dapat namin gawin, and then kung ginagawa namin medyo boring or dull or medyo tinatamad, Panginoon. So I pray na kayo po magturo sa bawat isa, medyo kami ng excitement at pangunawa. In Jesus name we pray. Amen. Ganda umaga sa lahat ulit. Title po nito is Bored ka ba? Mayroon pang another subtitle, Wala ka bang magawa? Okay ba? Another subtitle sa English, iniba ko dyan sa FB, no? Pero sabi dito, dull of hearing among favored ones. Or sabi ko kanina, boredom among favored ones. Alam niyo yung favored, alam niyo yung boring muna. Sinong boring dito? Titingnan ko mukha niyo. Parang si Joshua, boring ka ba? Sino? Tumingin na kayo, ah. Iniba niyo yung mukha niya, eh. Hindi. So, alam mo yung isang taong bored, di ba? Ayun, gamit example pa sana ako dito ng makaano, eh. Sino yan? Pag sinabing boring po, no? Tingnan sa dictionary, yung sabi po dyan ay... nakakatuwa ito, eh. Ang hindi natin makakover lahat, eh, no? Kasi, maano din. Malawak-lawak. The state of being weary and restless through lack of interest. Sa Tagalog, ito po yung status natin na ikaw ay either pagod or hindi ka naman pagod, pero sabi nga ng isang dictionary, tired of the world. Alam niyo, pagod ka na sa buhay, pagod ka na sa mundo, yan, boring ka na. Or restless, pwede na namang restless, kasi may gusto kong ibang gawin. Boring ka dito, kaya ganyan nga, kasi may iba kang iniisip. Kaya yan, mga may cellphone. Eh basta, dito lang kayo, meron na nga tayo dito na matitignan nyo dyan. Diba? Ganun daw yun, eh. Sabi nung, dahil kong pinakinggan para makahanda dito, no? So, yung iba daw, talagang, kaya nga, lalo na ngayon, yung iba daw, yan, basketball yung dati, yung iba, inuman. Eh sa panahon natin ngayon, ang dali lang, kahit nagtatrabaho ka, kunting na boring, naghintay ka lang, dukot ka agad ng cellphone, diba? Eh nasa cellphone na lahat, eh. May Bible dyan, nari. Eh tama rin, 'di ba? Ako madalas yung isa, yung Bible memory app, ganyan 'yan, eh. Pero may games din ako, pero tinanggal ko na rin yung iba. Halos lahat. Kasi ganoon, eh, may inip ka, 'di ba? Minsan yung computer ang tagal mag-load, yung kausap mo ang tagal sumagot sa email. So parang naboboring ka agad. Ngayon, pero specifically ngayon, i-address natin, obviously, sa church. Kasi salamat po, mag-5 years na pala tayo. Amen? Amen. Yung iba ay ang bilis, no? Ngayon, yung iba sa atin, tumatagal na, si Pamay daw, magta-third anniversary na. Amen? And then, si Jamie, sawa na ako sa mga Jamie. Yung kami yung nag-start kasi dito, eh. Si Joshua, maliit pa dati yan, si Stephen. So, pero... ang problema po, yung mga pag nagtatagal na tayo, nung una, excited tayo, yun ang problema, eh. Pero pabang tumatagal, ang nangyayari, common, ano na kasi sa'yo, nakakapagod na kahit soul winning, kahapon ay
Eh kahit pastod ako, kahit tabaho ko yan, tabaho nyo din yun eh. Pero kaya nga dapat, inaalalayan ko si Christian, huwag kang matatakot din, huwag kang mga boring din. So, ang mga kabataan na naman yung nakausap namin, bihira na akong ganun eh. Ay tinuro na yung mamaya. Ito, walang ginagawa, naghihintay lang. Ang hirap sa mga kabataan, ang hirap yan yung attention nila eh. Tingin natin, nasa park tayo. Kasi iba pa, tinetext pa kasi darating pa lang. So, ang hirap nilang kunin yung kanilang interest at yung kanilang attention. So, nandalis mo boring, no? So, lalo kayo kahit nasa church na, salamat andito kayo. To some point, handa na kayong makinig ng tatlong oras, di ba? Hindi naman, nung isa oras, sinandaan nyo yung sarili nyo dyan. So, pero still, yun nga yung iba, lumulutang yung utak kasi bored siya, bored. Okay, either, hindi na, importante yan, ano mga iniisip natin, ganun yan eh. Eh sabi nyo, pagod na, sermon na naman. Sermon sa bahay, sermon sa asawa, sermon sa opisina, sermon pa rin di. So kaya, parang may gusto kong ibang gawin. So iyan natin yan kasi normal po yan. Sabi nga nung isa, nung hindi natin ko-cover ngayon, meron daw mga positive effect nga daw yan eh. Tinatawag nilang boredom, nakalimutan ko yung term ng isang leadership, ewan, guru. Profound boredom, tawag yan dun eh. Ibig sabihin, kaya siya naboboring, may gusto siyang ibang gawin na maganda. So in a way, tama rin yun, baka matouch natin mamaya kanina yan, mamaya yan. Pero ito muna tayo sa mababaw ngayon, yung undesirable status. Okay, objective natin that the brethren fight off effectively this common but undesirable condition among Christians. Yung pagiging boring, ayaw natin yan. So pero andyan talaga yan, anong gagawin natin? Okay? And then, wala nang iba. So basta yun, napagod ka na kung anong naman. Ano pa ba? Define natin yung boring. Tapos na yung weary. Nabanggit ka rin yung weary. Diba sa Bible yun ang madalas na mabanggit. Walang boring sa Bible. Pero ang nabanggit sa Bible yung nga kanina, dull of hearing, tatlong beses sa New Testament. And then yung weary, ibig sabihin napapagod na. Tingnan po natin yung mga verses. Meron ako dito marami, isang buong page. Meron tayo dito yung dull of hearing muna sa New Testament na may reference sa Old Testament, sabi sa Matthew 13:15, tumtana natin, sabi dyan. Ibasa nyo, ready? Go! For this people's heart is wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed. Lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their hearts, si Jesus po yung nagsabi niya, kinote niya sa Isaiah, mamaya basahin ng Isaiah, pero quote ko muna sa Acts 28, kinote din po yan eh, sino sa Acts 28? Si Paul na yan, okay? So kasi ang daming naniwala kay Paul, ang daming hindi, mga Udyo. Kaya kinote niya ulit yan, sabi niya, for the heart of these people is wax gross, and their ears are full of, are dull of hearing, and their eyes have they closed, pareho, no? Lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. So, primarily po, totoo yan sa mga Hudyo. Kaya, pag may nawaboring dito, natawag yung kayo Hudyo. Medyo lang. Pero talaga, sa mga Hudyo po ito unang sinabi. And then, punta natin sa, ito yung kinote nila sa Isaiah 6. Sabi po dito sa Isaiah 6, verse 9 onwards, sabi po dyan, and ako muna, and then kayo sa 10 ha? And he said, go and tell these people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Kayo. Make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert and be healed. Then said the Lord, how long? Then said I, Lord, how long? And he answered unto the seat, until the cities be wasted without inhabitant, and the houses without man, and the land be utterly desolate. So, medyo may pagkakaiba yung quote, kasi sa Old Testament, parang sinasabi niya dito, gawin mo na maging mataba, okay, parang kalus yung puso ng tao na baliktad. So, sa New Testament, sinasabi, itong dahilan talagang sila ay gano'n na, okay? Pero dito,
Kasi nga, hindi kayo maniniwala kung, di pa kayo, kung bago kayo sa Bible, may mga ganyan statement sa Bible na hindi mo iaasahan kasi kala mo ang Diyos napakabait na ewan. Talagang mabuti siya kaso yung definition ng karamihan ng mabait, iba eh. Okay? Parang yung mga bakla na naman. Marami ngayon, hindi maniniwala pag sinabi natin na galit ang Diyos. Hindi galit ang Diyos dyan. Lahat ng ano, mahal ng Diyos eh. Kasi nga, hindi mo alam yung Bible. Pero sa Bible, may mga ganito statement. Parang sinasabi niya dyan, o sige, ikaw ang propeta ko, patigasin mo yung puso nila. Parang ganun. Ba't ganun? Pero later, ginawa rin ni Jesus yan. Bakit parable daw? Puro parable. Ba't di niya linawin? Kinote niya rin to actually. So, ganun po yan ha. So, ang gusto ko sabihin, meron palang time, nabanggit ko na kanina, parang normal lang nga yan, pero lalo daw sa salita ng Diyos, mga mananampalataya to, pero sa halip na maging excited sa church, sa pag-aaral sa salita ng Diyos, baliktad. Late, absent. Dumarating yung ganun. To the point na, mamaya pag-aaral natin man yung weariness. No? Tinatamad na. Doon na tayo. Punta tayo doon. Direkta na. Ecclesiastes 12. So, 12. Alam niyo yung 12. Ano na yan ay final na yan, di ba? So, sinasabi lang ni Solomon dito, lahat ng bagay, walang kwenta, pero sumunod kayo sa Diyos, may mga ano kayo. Ito yan sa 13. Kasi sabi dito, si Solomon, masipag siya eh. Maaral, matalino. Pero binigay niya tong ating parang warning. Okay? Kasi yung iba naman sa atin, puro aral naman. Parang kaya minsan minamak natin yung mga kapatiran na busy ako sa trabaho. Busy ako sa pag-aaral eh. Anong tingin mo sa amin? Parang ganun yung gusto mong sabihin eh. Amen? Amen. Yeah, yan na, warning na. Pero hindi po yan excuse, good light. Never yan excuse. Lahat pinipili nyo. Bata pa kayo, pinipili nyo oras nyo, gagawin nyo, nasabihin nyo, isipin nyo. Sa inyo lalagay yung pera nyo later. So, never yan. Kaya ang warning sa atin, makibasa nyo. Ready, go. And further by this, my son, be admonished of making many books, there is no end, and much study is of weariness. Ginawa ni Solomon sarili niya. Ngayon, winawarningan niya tayo, hoy. Ginawa ko yan, nag-isisi na ako. Parang ganun yung sabi niya eh. Napagod lang ako. Later, sinabi rin niya dyan. Hindi, ang dami niyang pinatayo. Dahil pinatayo, pinaunlad niya yung bansa. Bandang sa nag-isip-isip siya, pag namatay ako, sino mapalit sa akin? Di ba? Kahit yung mga pastor, ganyan mo siya iniisip. Kasi nga, minsan, iba yung priority. Ngayon ay kinigawang pastor, ganyan. Kaya parang si Hezekiah naman, tsaka si, ano, si Hezekiah nga, di ba? May kalokohan ni si Hezekiah, kahit positive yan, naisip-isip niya, unlad natin. Ah. Ay sabi ng propeta, nako, pinakita mo yung kayamanan, sasakupin kayo ng ano, Babylon. Okay yan. Namatay naman ako na eh. Parang ganun sabi niya eh. Tama ba yun? Pero minsan normal yun. Kahit po yung mga pansinin nyo, kunwari si Brother James, kunwari lang, naging mayaman siya, tas anak niya, loko-loko. Diba? Maraming ganyan eh. Isip-isipin niya, gastasin ko na lahat to. Diba? May isa naman ipamana kung kaninong loko-lokong anak. So, yun ang masaklap. Dapat iwasan natin. But anyway, ito mas malalim pa to kay Solomon sa buong buhay. In-apply niya sa maraming tao. At binibigyan niya tayo ng admonition. Kasi admonition parang pinapagalitan o tinuturuan eh. Kaya sabi niya, be admonished! By making many books, there is no end. Parang yung binasa ko nga ng preparation dito, yung yun niya, leader. Nakalimutan yung pangalan, basta 39 books daw yung sinulat niya. Wow, galing. Magaling na talino talaga pag pinakinggan mo. Pero, walang katapusan yan. Kaya ang admonition nga sana dito, hoy, siguraduhin mo yung buhay mo. Inaalay mo sa mga bagay na may katuturan. Lalo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Hindi yung magpayaman ka lang, lagay mo lang 39 books, sinulat lang. Ilan doon ang nagbasa nun? Baka nga ikaw bumili nun, saka mo pinamigay eh. Ganang ginagawa ng marami. Okay, kaya sabi niyo dyan, walang katapos yan. And much studies weariness to the flesh. So ano ngayon yung weariness dito? Nakakapagod. Aral ka na naman. May natuklasan. Tapos ibibigay mo sa iba. Turo mo sa iba. Yung iba gusto pabayaran. Yung iba naman libre na lang. Bakit? Kasi wala rin nagbabasa eh. Kung mapabayaran mo pa sa kanila yan. Yan ang totoo. Kaya natawa ako dun sa ano. Anyway, weariness, Malakay.
Ito naman talaga, direkta na sa Diyos to. May panahon na sila ipinangakuan, sila makakabalik sa promise land. Nakabalik sila. So, ano ang gagawin nila? So, excited na sila, lahat, lagi. Sa gawain ng Diyos, sana. Kasi pinangako sa kanila, naghihirap sila, nakabalik sila. Natayo ang templo ulit. Parang imposible yun, pero nangyari. Nung andun na sila, para mga Kristiyano, naligtas ka ngayon. Salamat sa Panginoon, di ba? Nung soul winning tayo, minsan hindi maintindihan. Anong gagawin ko din tulong dito? O pwede ko lang hypnotize para maligtas eh. Lalo pag mga pilosopo. So kaya tinutulungan natin. Gapon, pagod na pagod ako eh. Kasi ang dami. Okay lang. Tagal ko rin hindi nakarami. Anyway, ano sabi dito? So may basa nyo. Ito yung nangyari ha. Balik sila sa offering. Balik sila sa promised land, balik sila sa temple. Anong ginawa nila? Makibasa niya. Ready, go. He said also, behold, what the weariness is it? And he have sought at it, saith the Lord of hosts. And he brought that which was torn, and the limb, and the seed. Thus he brought an offering. Should I accept this of your hand? Saith the Lord. So excited ba sila? Uy, salamat. Dati hindi tayo nag-offer kasi nakakop tayo doon tayo sa city ng mga pagano. Ngayon, nakabalik sila. Andito na yung chance nila na gawin yung ginawa ng mga tatay nila na pinag-utos ng Diyos na mag-offer sa Panginoon. Okay? Corporately, every year yan. So, pero sabi dyan, snuff po yan. Ano yung snuff? Hindi nakawaman ngayon. Pag sinabing snuff, parang pwede mo sabihin in-snub. Kasi parang ninakawan niya, parang ganun yan eh. Sabi dyan, what a weariness. Hindi ko nalagay dito yung Diyos. Naasal din dyan actually. So sila naasal sila sa offering. Yung Diyos din naasal din sa offering nila. Nakakapagod na. Kasi parang walang nangyayari. Walang kwenta. Nakakatamad. Diba pinang minsan ganyan din kayo. Minsan tayo. Church na naman. Makikinig na naman. Preach na naman. Soul winning na naman. Pero sa kainan. Hindi tayo nagasana. Nagasawa. Ano? At ganun. Pero pag nagsawa din yung nagluluto, wala na, ano man. Adobo na naman. Ganun. Basta may makain, hotdog, ano man yan, sarap yun. Ito gawain ng Diyos. Kaya na, inisip ko dito, alam niyo yung background na bigay ko sa inyo. Kasi naman, ba't kaya ba sila binigyan ng Diyos ng ganun? Opel-opel, may wisik-wisik, may dugo pa, kaya ginain ng mga satanista yan eh. Kasi sa kanila, tama yun. Ginamit na picture yun ng Panginoon. Pero, nakakasawa ba yun? Imagine, lalo pag ikaw yung priest. Kaya tayo ngayon, isa, nag-asawa tayo sa soul winning eh. Diba? Kasi alam mo na yan eh. Alam mo, may ligtas yung iba, hindi. Ngayon, wag. Invite natin sa church. Ang iba, ayaw, karamihan. Nakakasawa na, parang may ginagawa tayo mali. Lalo sila nun. Imagine yun, kung ikaw yung priest, hugas. Eh, kung nakapila yan, parang doktor na ewan, diba? Hindi gusto maging doktor dito. Pag may pila kami sa doktor kasi diba sa professional, pinipilahan niya, nakaganyan kami. Nag-OB, kung ano man yan. Dati may nakita sa akin dito, nakapila ako. Alas 7 pa lang. Darating yung doktor, alas 10. Wala akong magawa kasi siya yung ano eh. Yung, alam mo, gagawin yung doktor. Ay, mabuti yung doktor, bayad na bayad yun, diba? So, ano, hindi lang mo na lang. Tenga. Nakakasawa rin po yun. Amen? Ganun is soul winning. Ini-encourage ko nga lang kayo kasi nga kung mahal yung kaluluwa, hindi ka mag-asawa. Iba-iba naman yan. Kung tumanggi yung iba, sana yung mga andito, magtagal. Amen? Amen. Kayo. Yun ang encouragement ko sa akin eh. Kaya napaka-gabi po yung kalungkutan natin pag iba nawawala bigla, lalo pag walang pasabi. Secret. Kasi pag sinabi mo, alam nilang mali yun eh. Kaya hindi nila nasabihin. Bigla ka na lang i-go-ghost. Diba? Kamusta ka? Sin. Wala sagot. Isa ulit, ganun. Saklap, no? Natawa ka. Lalo pag pastor ka ba, di na masaklap. Anyway, saan tayo? Sabi ko kanina, weariness. Nakakapagod. Oper-oper. Eh, para nga yung pala kasi, yun, gusto ko sabihin kanina, kung naboboring ka, sila, alam niyo kung bakit ginawa ng Diyos naman sa kanila yon? Alam niyo yung kwento?
Nung una, gusto na silang kausapin ng Diyos, harapan eh, ayaw naman nila, takot sila. Eh, doon sila, binigyan sila ng ganunong ordinances. Bahala kayo, di ganito, ayaw niyo akong kausapin ha. Kakausapin ko kayo through this ordinances. So, ganyan ang gawin nyo. In a way, maintindihan nila many times yung karamihan sa kanila. Hindi maintindihan pa sa inyo. Kaya nagiging boring. Ganyan po yan. Kaya ganun din kayo. Naintindihan kayo kung hindi nyo naintindihan at na-boring kayo kasi minsan hindi nyo naintindihan. At in a way nga, again, kahit yung mga bata, hindi nyo talaga kayo maintindihan lahat agad-agad. Amen? So, normal sa proseso ng pag-aaral at pag-mature, yung boredom. Pero pinag-aaral natin ngayon, paano nga? Okay, mamaya, punta tayo dyan. Anyway, pinasample lang pa lang natin, ha? Mga tao, parang snap natin, parang ginagawa nila. Kunwari, o-offer sila ng maganda, tapos kukulangan nila. Parang ganun. Tapos sinabi pa dyan, ang ibibigay nga yung mga torn, yung lame, yung sick, mga matay na rin, yun na lang binigay. Diba? Parang double dead or what? Kung hindi naman double dead, yun na nga, mamatay o ayaw mo na, saka binigay sa Diyos. Diba? Last is sa 2 Corinthians naman, ito naman ay naranasan ni Paul. Pinag-aaral natin, ibig sabihin, nasa definition pa lang po tayo, introduction. Ano yung sabihin ng weariness or dull of hearing? Tapos na tayo sa dull of hearing. Yung weariness naman, pakibasa po, ready, go. In the weariness and painfulness, in watching often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. So ito po yung binanggit ni Paul naman, dinedepensya niya yung sarili niya na siya ay masipag at tapat na lingkod ng Diyos. No? So ba't niya sinabi yan? Isa pala sa maranasan ng isang lingkod ng Diyos, yung ganun niya, normal sa lingkod ng Diyos. At kahit naman sa atin, di ba, sinagatabaw dito, si Kuya Jun, benta na naman ang isda, bili, benta. Brother Jess naman, test, buti si Bad, patest lang. Testing. Si Bad, madalas yung task, ya? pako, halo na si May. Kung ano man yan, sila naman may, may tatawad pa, di ba, nakakasal minsan yan eh. Alam mo na yung kikitain mo, tas tatawaran ka. Eh, alam mo naman, gusto mo makabenta rin. Di isip ka ngayon. Kaya ba, naboboring din yan, nagbebenta? Ganyan yan, kahit saan. Gusto mo online naman. Online selling, ganun din. Ha? Lahat po ng trabaho, sabi nga sa inyo, ako, kaya kinuha ko IT, kala ko sobrang excited, exciting. Tama naman to some point. Pero, may mga task din po, hindi. Hindi ko makakalimutan kasi dumating sa panahon na wala ibang gagawa. Nagkamali yung pasok ng data bad. Buti nagkaroon kami ng coder. Pero yung data na nakakasawa din yan. Nakakasawa kasi yung papasok mo dito kung mali entry dati, pag may maling ginawa dyan, manu-manuhin mo yan. Buti may Excel. Kung wala, patay na. Diba? Yung panahon nila, kinukopya yan eh. Yung Bible dati, sinusulat yan eh. Ngayon, libo-libong rows din yun. Pero still, nakakabagot yan. Amen? Kaya ang gusto sabihin dito, yung lingkod ng Diyos lalo na soul winning, follow up, tuturuan mo, susunduin mo, ihahatid mo, kakamustahin mo, at ano yung problema, anong prayer mo, ulit-ulit yan, mamatay ka na, ganun, gagawin mo yon, depende sa'yo. Kung naintindihan mo, importante yun sa Diyos pala at sa kanila at sa'yo. Pero madalas hindi, pag lingkod ka, talagang unahin mo yung pinaglilingkuran mo. Amen? Ganun si Paul. Isa yun sa naranasan niya. Kinakwento niya dito. Kasi ang dami ng naglilingkod ng tapat siya, ang dami pa nagsasabi sa kanya ng, apostol ka ba talaga? Kahit ngayon sa amin, mga pastor, ganyan. In a way, normal kasi yun. I mean, parang ano lang. Para improve mo yung sarili mo. Amen? Pero isa sa mga naranasan ng mga lingkod ng Diyos, weariness, kapaguran, hindi man sa physical, di ba? Hindi ka naman naghahalo ng semento, pero yung utak mo, pagod na pagod. Kasi iniisip mo, tama ba yung tinuturo ko, yung paraan, yung isip niya ganyan. Tapos mga pastor, ganun lagi, mali yan, ganyan to dapat. Iisipin mo naman yung tama kasi gusto mong gawin yung the best para sa church at sa tao. Amen? Kaya nakapagod. So ngayon, kaya mamaya pupunta tayo sa inyo, okay? Bilanggit ko lang sa likod ng Diyos. Nung tayo ngayon, anyway, mayroon pa akong isang dito, item. So, naintindihan niyo na po yung dull of hearing o yung weariness, yung naboboring. Normal siya, pero kailangan natin pagdaanan
pagtagumpayan. So ngayon, meron dito sa preparation ko nga, may nag-suggest, meron daw tinatawag na boredom proneness skill. Subukan nyo rin sa inyo ha, total mahilig kayo sa internet. Ayan, ano nyo yan, boredom proneness skill. Sa Tagalog, gano'n ako ka-boring? Bored ba ako? Susukatin nila yon. So may tanong sila sa'yo, so sinagutan ko lahat. Ano yung mga tanong doon? Hindi ko na-print eh. Pero yung mga tanong doon ay sarang madali ka bang maboring? Lagi bang world games ka ba? Mga ganun yung tanong eh. Sinagutan ko, ewan kung positive to, sabi yung resulta, you are bored 24% of the time. Mataas ba yun? Mababa? Ha? Medyo mababa rin kasi okay. Pero minsan gusto ko parang na-boring din ako eh. Kaya yan. So try nyo yun kung may time kayo. So this time, tingnan natin eh, paano nga natin ito ma-overcome. Okay, meron tayo din sa balita sa ating text. Kala makatapos natin. Okay, tapusin na natin to. So yung binabanggit dito, kung napansin nyo po, verse 1 hanggang verse 9, may pinag-uusapan po dyan. At alam nyo, Hebrews, natapos na natin dito yun eh. Thursday. Bible study service natin, tinapik natin yan, sinili sa atin yung Hebrews. So maganda na malalim eh, pero makaka-relate naman. At marami pong nagsasabi, napakahirap daw na libro ng Hebrews. Kasi nga, yung iba sa kanila kung saan-saan kumuha ng aral at yung ano-anong librong binasa, sabi ng libro, mahirap daw Hebrews and therefore mahirap, huminto na agad dun. Mahirap to. Pag di na naintindihan. So tayo, siniris natin yan. Nakita natin, mahirap ba? Inabutan nyo pa ba yun? Hebrews? Hindi na. Si Eze, inabutan daw eh. So, inaral po natin yan at naiintindihan naman. Amen? Anyway, itong buong chapter na to, yung first part, maganda yung sinasabi dyan. Okay, may tinatake. Si Jesus po yung bida dito, no? So, kinukumpara siya kay sa high priest, kay Melchizedek. Ang napakagandang pag-aaral po niyan eh. Kaso sa verse 10, medyo huminto siya. May pumasok sa utak niya. Isip-isip niya. Naintindihan kaya na nagbabasa ito yung pinusulat ko. Kaya sabi dyan, 11, of whom, sino yung whom? Si Melchizedek. So, si Melchizedek po, hindi masyadong natakel yan. Medyo sa Genesis, konting kwento. And then sa Psalms, may mga binanggit sa kanya. Si Paul ngayon, gusto niya pang, or sino mang writer nito ng Hebrews, ang dami niya pang gusto sabihin. Kasi na-realize niya, yung magbabasa pala ng kanyang sulat, eh baka hindi naman itong mga matured pa. Naalala niya. So, sa atin, meron tayong lesson dito. Kaya, again, meron tayong 4 points. With regards sa ating topic. So number one, itong points natin, why and how we should overcome boredom. Sa Tagalog, eh pastor, sinabi mo normal pala yan. Eh, paano gagawin nga natin? Yan. Okay? According to the Bible. Bakit tayo naboboring? Bakit kailangan natin overcome? Okay? At paano? Okay? So yung naboboring na ngayon. Yan. So, paano at bakit? Kasi pag naintindihan mo kung bakit, pwede mong i-address, di ba? Pwede mong isolve. But paano nga? So, number one, yan, natapos natin kanina. 1 to 11, may kwento siya dyan, may katuluan siya, hindi natin isa-isayin. Medyo malalim, pero exciting actually. Kung titingnan mo. Kasi si Melchizedek po, isang beses lang nabanggit niya sa Genesis, bigla na siya sumulpot sa eksena, ang bida doon si Abraham eh. So, ba't siya, ano, kasi may turo pala doon. Kinukumpara ngayon siya sa Psalms, saka dito, siya kinukumpara kay Jesus. Kasi si Melchizedek ay walang tatay, walang nanay, bigla na lang sumulpot, at siya ay both king and priest. Nangyari yun, wala pa nga si Moses. Diba? Ang ganda ng pinag-aaralan dito eh. Kaso nga, alam mo yan nila to? Nagbabasa ba itong mga to? Sabi ng writer. Kaya sabi niya dyan, ang dami ko pang gustong sabihin, ang dami ko pang pwedeng sabihin. Kaso,
Mahirap sabihin. Okay, hard to be uttered. Bakit daw? Eh kasi nga, itong mga makikinig pala sa akin, dull of hearing na, parang nabanggit natin kanina yung mga Udyo. Okay, sinong Udyo dito? Yan, kaya ayaw nyo makinig, Udyo, hindi naman. Joke in a way, joke yun kasi nga, reference sa mga Udyo eh. Ang tigas po ng ulo ng mga yan pag binabasa mo yung Bible. Pero yung ibang Kristiyano, ganun nga din. Okay? So yan, ang daming gustong ituro dito. Kaso eh, itong mga to, hindi naman ito makikinig. Hindi na magsisaliksik, babasahin lang, hindi intindihin. Kaya nga, pag soul winning ako, ganun po, no? Lagi kong binabanggit, lagi. Kasi alam ko na yung mga Pilipino, ilang beses, ilang milyong beses na narinig na si Kristo namatay pa sa kasalanan mo. Alam na nila yon. Ang tanong, naintindihan ba nila? Kaya yun ang introduction, lagi naintindihan mo ba yun? Hindi ko inaano, ha? Pero kailangan nila maintindihan eh. Para appreciate nila. Okay? Kaya, yan. So, kaya naalala niya, eh, dull of hearing kayo. Kaya dito tayo papasok, okay? Dito tayo mag-umpisa. Pero still, so point number one, bakit at paano? Yan, boring na. Eh, si ano no, parang ibang excited naman sa ibang bagay. Pero okay, number one, bakit at paano natin overcome? Pag sinabi overcome ay matalo. Amen? Parang ganyan, katulad yan. Pag boring iba sa inyo, baka iba, hihikam pa. Eh, nakita ka pa nung isa, ay, na, tinamad din tuloy ako. Nag-aaral tayo eh. Mabuti kung hikab lang. Iba, tayo-tayo, kunwari. Mag-iingay pa, kalibitin pa yung ano. Hindi ko maintindihan, mag-usap na lang tayo. May cellphone. Okay. May matutunan kayo. Pagtagumpayan niya. Number one, paano nga, bakit una, bakit kailangan i-overcome at paano? Number one, sabi dyan, of men of whom we have many things to say. Ibig sabihin, gusto pa niyang mag-topic kay Melchizedek, kaso hindi niya nakaya. Hindi niya nakaya nung sasalo, nung makikinig. Kaya sabi niya dyan, point number one, realize that there are so much to learn. Number one. Paano ka hindi ma-boring? Bakit? At paano mo gagawin? Una, bakit hindi ka ma-bored dapat at ma-overcome yung boredom? Kasi ang daming pwedeng pag-aralan. Naintindihan niyo ba? Kasi maraming pwedeng pag-aralan. Tapos na-boring ka na dito. Dito ang daming pang pwedeng pag-aralan. Okay? Ano, Juliana? Anong grade ka na? 6. May 7 pa. May 8 pa. May 9, 10, 11, 12 college. Eh, kung, ay, kahit saan yan. Sa amin kasi ganun. Daming nga aralin ha. Na ay, sira ulo din naman. Pero meron kami binigay sa amin. O yan, libre yan ha. Pag-aralan nyo lahat. Binigyan lang kami ng link. May subscription. Free. O, sige yan. No? Exciting ako una. Ang dami. Natrabaho ka pa. Mag-aaral ka pa. Ewan ko na. Tulog na lang ako. Hirap. Pero yun nga. Pero pag ikaw excited ka. Amen. Gusto mo matuto. Alam mo yun. Lahat yung makakatulong sa'yo at sa company, hindi mo pagdadabot yung oras mo. Amen? So, balakid yung boredom. Pag na-boring ka dito sa point na to, itong mga to, malamang di mo nakaralin yan. Amen? Kaya point number one, realize that there is so much to learn. Hindi ka dapat ma-boring kasi ang dami niya, pwede kang i-occupy niya sa buong buhay mo. Sabi nga rin kanina sa Ecclesiastes, diba? Walang katapusan ng learning. So that's number one. Hindi ka dapat maboring kasi iba na boboring kasi feeling nila, lalo sa church, alam ko na yan eh. Yun ang masama ang loob ko. Sa totoo lang, pag nakita ko yung mukha niya na parang wala na kayong matututunan kay pastor, parang ganun, wala. Ganyan na next week eh. In a way, both mayabang ka in a way, hindi mo alam sinasabi mo eh. Yun yun eh. Amen? Kung na, alam ko na naranasan nyo dahil naranasan ko rin, okay? Alam ko yun. Na umupo dyan, may expectation, pero minsan pagod ka na, feeling mo yung kwento ni pastor, paulit-ulit. Eh, kasi nga, hindi lang tayo pare-pareho ng level. Kaya ulitin para sa iba. Kung magaling ka na, di mag-advance ka, mamaya punta tayo dun. Okay? So number one, realize there's so much to learn. Hindi nakaka-boring kasi hindi matatapos, parang games, di ba?
Nakakita kayo ng games na walang kwenta-kwenta. Na Tetris, ayan. Chik-chik-chik, uy, nakabuo. May level ganyan, puro yun na yun, hanggang matapos yun. Bubuin mo yung mga blocks na po, paulit-ulit. So kayo mag-iisip ka, walang kwenta, palitan ko na to, di ba? Kasi wala na, wala ka na idadagdag. Ah, hindi, bumibilis din pala yun, di ba? Uy, exciting kasi bilis. Still, mga blocks pa rin yun. Pero sa pag-aaral, especially sa yung iba nga, yung mga mahilig sa pera, ha? Bigyan ko lang kayo ng konting ano din, baka iba sa inyo ay boring ha, kasi gusto nyo. Pwede nyo i-pursue yan actually, wag lang masyadong, alam nyo, sabi sa Bible, mag-ingat lang kayo, okay? Sino gusto yumaman dito? Huwag nyo gustuhin to the point na ma-addict kayo ha, pero gusto ko lang bigyan ng konting ano lang, tawag dito, incentive ba, or tawag dito. Kaalaman din, alam nyo ba sa panahon natin, kaya nga minsan di tayo naiingit sa mga ano, kaya binabanggit ko rin dito. Alam nyo ba may mga tao na kahit di na magtrabaho, kakain na siya buong buhay niya. Sobra pa. Alam nyo ba na ibang tao bumibili ng mga bagay di nila kailangan? Yung iba bibili, tatapon lang. Alam nyo ba yon? Yung iba bibili ng yate, eh syempre hindi ka naman lagi nasa dagat. So andun ka lang siguro, hindi nga rin every week eh. Kasi sa dami mong trabaho, pero bibili, napakamahal. Pag may time sila, ay gagala-gala sila kung saan dagat, ewan ko kung saan, sa lawak ng dagat, di ba? Alam nyo ba yun? Inom-inom sila doon, tapos party-party sa yate. Kaya karamihan doon, makasalanan yun, karamihan. Ha? By the way, ngayon, na-expose si Bill Gates. Talagang mga sira ulo. Kasi nga, yaman, walang magawa sa pera eh. Ba't ko sinabi yun? Pero sa panahon natin, pwede i-pursue yan sa Pilipinas. Sabi nyo, mahirap yun. No, mag-aral ka lang ng pwedeng trade, kahit nga buy and sell. Matuto ka lang dyan. Yung kilala ko yan, binila natin ng APV. Pakayaman. Bata pa yun. Bata pa sa akin. Yung hindi pa tapos yung bahay niya, pero lawak. Okay? Ganun. Buy and sell lang. Bili, mura, benta, mahal. Konting bola-bola. Ganyan lang yan eh. Sinong gusto sa palagay nyo? Hindi kayo masyado matalino? Buy and sell kayo. Oo. Oh. So, sinabi ko yan kasi pwede nyo i-pursue ang gusto nyo. Pwede kayo umaman. Okay? So, again, may warning tayo dito na huwag sa'yo mayang. Pero, kung gusto nyo lang, pwede nyo gawin. So, hindi nyo kailangang maboring. Sardinas na naman ako. By the way, ang sarap na sardinas. Saka mahal na ngayon yan, ha? Pero hindi mo kailangan maboring yan sa kinakain. Sinong sawa na sa kinakain nyo? Ano kina? Kami dati, nag-uumpisa kami ng umayan. Lagi nga sabi nga sa inyo, sawa ako sa buhay. Pero trabaho ka hanggang gabi, kakain mo sardinas. Bahala ka. Asa-asawa ka eh. Diba? Ganun eh. Tapos, si Mamean naman, di teacher. Hindi tapos na ako sa tabaho, kapahinga na ako, pag-checkin pa ako ng papel. Checkan mo naman ito, hirap naman ito eh. Nakabisado ko rin yung... Sabi ko, oh, number one, naging ito yung sagot dyan. Nakakasawa. Pero, gusto ko sabihin kanina, kung alam mo na hindi mo kailangan maboring kasi may marami ka mang pwedeng i-pursue. Okay? Kung ngayon teacher ka, pwede ka principal ka, o pwede ka sideline, online seller ka, ano man yan, di ba? Ngayon, ang dami na ngayon, mga vlogger, alam nyo ba yon? Mga vlogger, may side hustle mo lang yun. So yun, nagtatrabaho ka 8 to 5, tapos afternoon, kung maganda-gandang speech mo, tsaka personality mo, mag-vlog-vlog ka lang dyan, daming kalokohan ngayon. Yung mga tinanong ko nga dun sa nag-solve in kami kahapon, yung bata ba naman, nasabi sa akin, sabi ko kasi, di ba, binigyan natin ng Bible. Yan, sige po, salamat, tumanggap kasi. Ito pa yung YouTube namin, ito yung Facebook namin. Ay, alam po yun, sabi ng bata. May YouTube din ako eh. So, marami kayong pwedeng i-pursue, huwag kayong maboring. Amen? Huwag ka manatili kasi dyan, kaya ka naboboring. Kasi, kala mo hanggang dyan na lang yun. Kaya nga tayo, pansinin niyo ating listahan ng preaching. Ano na pansin niyo? Malawak po yung ating range of topics. Kasi nga ang soul winning, sa labas yung gospel, sa labas yan, hindi sa loob. Dito, nini-review lang natin, kapasalamat sa ini-appreciate natin, at doktrinang malalim. Pero sa labas po yung preaching of the gospel. Dito, para hindi kayo maboring. Yung utak nyo, hindi nyo sabihin, basta, wala na akong matutunan sa'yo, kundi
love people, love everything, church, kanta ng hymn, at uwi. Balik. Ganun. Hindi ganun. Okay, number one pa lang tayo. Sige, hanggang hapon na to. Sinong babalik dito kami hapon? Dito ka ba? Amen. Kayong dalawa? Wala. Okay. Realize that so much to learn. There are so much to learn. Verse 1 to 11 yan. Ang dami tinatopic niya dito. Bandang huli. Hindi siya makag-go on kasi dalo fearing na yung mga tao eh. Kaya ang solution natin, ano? So alam na natin ngayon bakit tayo dapat ma-overcome yung boredom, kasi dami pa nating dapat ma-accomplish. Pag hindi tayo, pag huminto tayo na boring na tayo dito, pansinin niyo yung mga ganun, yung mga hindi na nag-aaral ng gusto, hindi na lalait ha. Iba-iba tayo ng katayuan sa buhay. Pero pansinin niyo yung ibang hindi na nag-pursue ng skills. Alam mo na to eh, marunong na akong mag-type eh. Okay na yun. May magiging typist ka niyan. In a way, exciting na yan kaysa naman sa ibang trabaho. Pero still, nakakabato yun. Eh, dati kong pinasukan, gano'n, ini-scan na lang eh. Ini-scan, tapos may yung software na rin yung magkokorek. Eh, paano ngayon yan? Hindi ka na, ano, tatalonin ka na, wala ka ng trabaho. So, huwag kang manatili dito sa boring na trabaho, mag-move on ka. Amen? Ganun din sa learning. Huwag kang marunong na ako mag-ABC, ayoko na mag-algebra. Marunong na algebra, ayoko na ng calculus. Huwag ganun. Amen? So, yun yun. Kaya, another thing, dahil nga marami yan, take time to learn and learn well. Okay, sa Tagalog ay hayaan mo, huwag ka maboring, ang tagal naman. Pasto pag nag-preach isang oras, yung pare 20 minutes lang eh. Eh di doon ka na. Hindi. Kasi wala kang matututunan doon, minubola ka lang eh. Kahit yung mga Mormon, kumukuha lang yun ng sermon sa propeta nila. Babasahin lang ng isa. Kaanang 19, opo, parang iglesia din yung manalo. Dito, involve kayo lahat, utak nyo, sana. Amen. Iba, hindi na nakikinig eh. Ito yung sabi sa Bible. Isaiah. Lagi kinukuto ni Pastor kasi nga, totoo ito eh. Alam niyo na to? Line upon line. Paibasa, ready, go. Whom shall we teach knowledge? And whom shall we make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. 13, ready, go. But the word of the Lord was unto them, precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little, that they might go and fall backward and be broken and snared and taken. Naboring ba kayo? Line upon, paulit-ulit, di ba? But especially, ibig sabihin, pag nag-aaral ka po, no, natuto ka, parang yung mga bata, ito si Shana, natuwa din ako, marunong na mag-memory verse. Eh sa una, ang hirap niyan. Naala, hindi niya pa kayang basahin, papamemorize mo pa. Pero nakukuha niya, kaso pag ikaw yung nagtuturo, tsagayin mo lang. Ngayon ha, dire-diretso na eh. Nasa isang verse, pero okay na rin. Okay, so ganun po pag nagtuturo, ganun din kayo ngayon pag nag-aaral. Isang attend muna ngayon. Eternalize mo. Anong pinagsasabi kanina ng pastor? Yan. Aralin mo. So, huwag mong expect na isa, dalawa, linggo ka lang, isang buwang ka na umaten, alam mo na lahat. Hindi ganun. Yan yung sinabi mismo sa Bible. Okay? May preaching tayo dito, naalala ko. Sabi niya, sinong tuturuan natin? Hindi yung mga marunong na. Ang tuturuan natin, yung mga gustong matuto, isa-isa. Okay? Precept, parang batas, katuruan, doktrina, isa-isa lang una. Pag naintindihan mo na yung una, yung pangalawa naman, di mo naintindihan yung una, doon ka lang sa una, di mo naintindihan eh. Ganun po tayo dahil mag-aaral. So balik tayo dito, hindi nakaka-boring yun. Eh, nakaka-boring nga yun eh. Eh huwag ka maboring kasi ganun talaga. Naintindihan niyo pero nagsabihin, pag in-accept niyo yung reality, nabo-boring ka man, eh ganun talaga eh. Anong gagawin natin?
Pag huminto ka kasi bored ka na, ayun na yung ano mo, boring, ayoko na. Mas magiging boring yung future mo naman. Yung iba kasi katulad ng mga si Peter na may nasa mat ngayon, paulit-ulit 'yon. Kasi skill yung binibuild eh. Mabilis ka dapat mag-add, subtract, mag-multiply. So later yung mat ngayon sa iyo, yung numbers parang magiging ano na sa iyo yan, second common, common ano na sa iyo, parang tawag dito, parang likod na ng kamay mo daw, yan ang anong talinhaga diyan eh. Alam mo yung likod ng kamay mo? Ano kabisado mo yung harap o yung likod? Di ko alam kung anong likod dito eh. Pero idiom lang yan ng mga English. Sabi dyan, kilalang-kilala mo na yung numero. Okay, hindi ka magbobola, hindi ka maluloko basta-basta. Lalo sa numbers, pera yan, tama? Ngayon, kaya nga nagpapaano ako. Ano? Papautangin ako, bibigyan akong pera, pero babayaran mo ganito lang, sir, ma'am. Ang liit lang, pero tatlong taon, paano yun? Kung mahina-hina ka sa matpayag ka agad. Diba? So kaya yung ano yung mga binibenta, yan, cellphone. Itong cellphone na to, nabili lang namin ng parang ano, parang magkano lang. Kaso nga, hulugan eh. Pero pag kinumpute mo yun, ang laking halaga pala nun. Pag hindi ka marunong, mabobola ka. Okay? At pera-pera to, tapos ka. Eh kung marunong ka sa numbers, kung mabilis ka mag-compute, alam mo, ito yung pag-percent nito, multiply ganyang taon, ako malaki yun, ayoko niyan, di ba? So ganun din, especially sa spiritual. Alam nyo iba, kaya ang daling maloko, sabihin lang mahal ka ng Diyos. Ay, totoo naman yun, pero hindi lahat. Di ba? Pupunta ka lagi dito, praise the Lord tayo, praise the Lord. Mahal ako ng Diyos, ligtas ba ako? Hindi ko alam. Patay na. Amen? Pareho-pareho lang yung Diyos, hindi nga eh. Kaya hayaan mo, accept mo yung reality ng pag-aaral, line upon line, hindi yan mabilis. Pero pag naaral mo yan, hindi yan boring, lalo pag naiintindihan mo, nakaka-catch up ka, tapos mag-exam ka, nakakapasa kang tunay yan. Hindi yung, may mga exam kasi ngayon ang kahit hulaan mo, mapasa ka eh. Diba? Kahit mga games ganyan, design ngayon kahit sa games daw, para ma-addict, akala mong galing mo. Pero hindi, hindi ka natututo. Okay, so point number one lang tayo. Point number two. So again, paano at bakit natin kailangan i-overcome yung boredom? Kasi pag huminto ka na, na-boring ka na sa gitna or sa umpisa pa lang, sayang yung mga pwede mo ma-accomplish na matutunan or ma-accomplish. Sabi ng git ko kanina yung ano ng capitalism, pwede ka umaman to the point na wala ka ng ano, as in, sa panahon natin ngayon, okay, sa bansa natin. So sana ang parang pinaka-hidden ano ko dyan is encouragement sa inyo, huwag ka maboring. Kasi ang dami pang pwedeng gawin. Ang sarap, ang saya. Ang dami pwedeng malaman. Nakakita ka naman ng tao na magsalita lang, talagang yung mga tao, makinig tayo doon. May mga ganun, may mga ako di, interesado. May iba, minsan pinapakinggan ko rin. Interesado ako pag libre na eh. Pero may mga tao po na magbabayad ka para lang makinig siya magsalita, alam nyo ba yon? Mga sinasabing sought after speaker, mga ganun eh, hinahanap. Kasi nga, gusto mong makinig na, pakinggan kita. O, magkano ba, kailangan ko? Ito, yan, makinig lang kita. Eh, maniwala kayo sa hindi, may mga ganun. In a way, okay yun. In a way din, okay na rin, para sa akin na. Pero kung may pambigay ka kasi, pero dito parang wala eh, no? Eh, joke lang. So, pero kahit mga pastor, may ganun din. Anyway, so bakit kailangan ma-overcome yung boredom para ma-accomplish natin yung iba pa na hindi natin ma-accomplish pag na-boring na tayo sa simula pa lang. Ganyan sa pag-aaral, ganyan sa maraming bagay, ganyan sa church. Na-boring ka na ngayon, di mo na nakita yung blessing pala pag nagtagal ka sa church at dahil mo natutunan. Na-boring ka na agad, kala mo ganun lang, makikinig lang naman tayo dyan eh. Mag nainig ka, natuto ka, gagamitin mo yun sa buhay. Nasa palagi mong gagawin nyo dun. Okay? So realize that there's so much to learn. Amen ba? Amen. Hindi ko tatapusin to. 50 minutes na po tayo. Pasukin natin yung second verse. Second point. Nasabi dyan? Ay, sorry. Balik tayo sa ating Hebrews 5. Sabi sa verse 12 naman, sabi dyan, for when
For when, for the time, kayo pa magbasa, ready, go. For when, for the time, ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which is in the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong. Okay, number two. Bakit kailangan nating overcome boredom at paano? Ah, number two, ang sabi dyan, so medyo nagreklamo nga si yung nagsulat nito, hindi niya maintindihan to. Sabi niya dyan, for when, for the time ye ought to be teachers, alam niyo ought? Dapat, di ba? Ganun pala yun. Ngayon nag-aaral kayo para mag-aaral forever? Hindi naman. Actually, after nga how many years, di ba, salamat na si Bud, may pitch na rin, di ba, natutunan, ayaw ko, may natutunan sila doon sa alaala. Meron kaya? Meron naman, di ba? Lalo pag mga bata yan, hindi ka masyadong marunong pa, pero mga bata yan, may marutunan yan. Amen? At ikaw din, habang nagtuturo ka, may natutunan ka rin kasi naghahanda ka eh, tapos i-deliver mo yan. Ganun pala yun. Hindi ako nag-aaral para mag-aaral lang. Tama, isa yun, para apply mo sa buhay mo, pero alam nyo ba, na pagkatapos yung mag-aaral, ituturo nyo rin yan. Yun yun. Kasi paano pag nagsabi nga sa inyo, sino yung kausap ko nung isang araw? Sa pa, may kausap ako na na-brought up nga yung college. Yung kasi naman jowa nata. Sa napag-usapan yung college, sabi, bakit ano? Nakalimutan ko sa yung kausap ko. Basta, umalis kaya kasi ako sa AMA kasi ako dati, di ba? First year sa AMA ako, second year, CCP na. So, reklamo ko sa AMA, but sa mahal, wala ko natutunan. Meron naman, pero hindi ganun. Yung na-expect ko sa binabayad mo sa mga baguhan yung teacher. Okay? So, reklamo ko nung ganun. Ang daming nag-alis ang teacher, ang daming nag-alis sa estudyante ngayon. Bakit? Kasi pag ikaw pala, nagtuturo ka, dapat, alam mo yung tinuturo mo. Amen? Tuturo ka eh. Alam mo naman, tuturoan ka ng estudyante mo. Eh, paano? Magaling nga yan. Eh, college level yan. Ako, hindi mo alam ano pinanggalingan yan. Eh, madali pa elementary, di ba? High school yan, mga pilosopo. Eh, college. Patay ka dyan. Eh, lalo dito, sa church. Amen? Imagine mo, magtuturo ka ng ano, tapos yun, inuuma-attend. Anong mahal ng Diyos lahat ng tao? Anong lahat ng tao, anak ng Diyos? Yari ka dyan. Amen? Ano sina, anong pre-trib? Anong ganun? Anong lahat? So, ang hirap. Kaya, yeah. Sabi ko dito, parang kanina rin, realize that there's so much to learn. Hindi ka dapat maboring kasi dahil pang-aaralin. Number two naman, realize that there's so much to teach. Kung marami kang kailangan at pwede pang-aralin, alam nyo ba na maraming pwede ding ituro at maraming pwedeng turuan. Tingnan mo lang yung mga bata, sabi nga nila, sa Pilipinas daw, ang taas ng illiteracy. Totoo po yun. Yung mga bata, kaya kahit nung iba, oh, basa po tayo ng Bible, ha, di ba, pag nag-soul winning tayo. Pag napunta kayo sa lugar, na minsan talagang, alam mo na, hirap ang pag-aaral, hindi papabasahin mo. Eh, ito, magaling daw to, high school na to, eh. Pag pinabasa mo, di ba? Napapansin ko yung kaloob ng Diyos, laging kalooban ng Diyos. Ewan kung bakit. Kasi nga hindi pamilya sa atin yung kaloob eh, no? Sabi yung regalo. Anyway, mapapansin mo yun. Sabi rin dati nung ano ko yan, nung teacher ko na magaling din, mga high school na kayo, hinahan nyo magbasa. Dito sa church natin dito, ini-emphasize natin yung learning. Amen? Hindi ako nalalait, ha? Pero kaya nga, sana, mag-desire kayo mga bata. Amen? Hindi kayo yung tipong okay na to. Basketball na lang ako, mayayaman din ako, sigurado ka. Late mong yan. Di ba? Ang ganda, hanggat kaya mong aralin, aralin mo. May time ka pa kung bata ka pa. At least magbasa ka. Sabi nga lang, pag-asa, pagbasa, pag-asa yan. The more na nagbabasa ka, inaalam mo, ano yung nabasa mo, iniisip mo yan, napapamiliarize ka, at least sa mga words. Ako, hindi ako napakatalinong tao, pero napansin nyo ba, kahit magkaubay kausap akong sino na mataas ang patungkulan or what, minsan, na, hindi naman siya nag-ayabang, pero may mga bagay talaga din naiintindihan, kasi nga, hindi sila na-acquaint sa Bible, sa totoo lang. At kahit pa nagmamalaki yan kung ano siya, pagdating na dito, hindi siya nagbigay ng time, kundi yung matututunan yan. Amen?
Iba, nag-aral pa ng Bible school, Bible college. Diba? Nagturo na ako ng 27 years. Naalala ko eh, hindi makakalimutan kasi binigyan ako ng numero eh. Eh, yung mga Hudyo daw, yan daw ang ano, chosen people of God kahit ngayon. Hindi, binigyan ko ng Bible verse lang. Hindi, hindi mo maintindihan yan, Ace. Kailangan mag-aral ko na sa Bible school. Paano yun eh, dati walang Bible school. Anyway, ba't pa tayo punta dyan kasi, mga kapatid? Kayo mismo magtuturo kayo later. Amen? Nakakahiya! Nakakahiya sa tao, nakakahiya sa Diyos. Nasabi mo ito yung sinabi ng Diyos, hindi pala. Kaya huwag kang maboring kasi hindi mo pa naintindihan yung basic. Ako dapat maboring sa'yo kung papaulit-ulitin ko yung dapat kong ulitin. Eh yung nakasama ng loob, nababoring ka kasi feeling mo, alam mo na lahat. Tapos pag tinanong ka naman, hindi naman. Amen? So wala kayong excuse sana ha, na maboboring. Eh, hindi ko nga naintindihan. Hindi, mag-umpisa ka sa isa-isa lang. At least, kilala mo si Abraham, di ba? Kilala mo si Miriam. Sabi ng mga Muslim, nanay daw ni Jesus si Miriam. Ayun, ganun kayo katanga pag kayo naging Muslim. Hindi naman. May magaling din Muslim, pero yun si Muhammad. Yun yung Quran. Kesyo si Miriam daw, si Moses, at inabutan daw ni Jesus. So, napakalabo. Amen? So, boring na ba kayo o na-challenge kayo na mag-aaral lalo? Sana ganun na challenge kayo. Kasi later, magtuturo din ako. Katulad yung pastor ngayon, dati, ganyan, nakaupo lang akong ganyan. Walang problema dyan. Sana pag-uwi mo, nakikinig ka talaga ngayon, pag-uwi mo, inaaral mo. May panahon ka mag-aral, may panahon ka magtrabaho, pero may panahon ka sa salita ng Diyos. Amen? Paano hindi tayo nakakahiya? Ganyan ang baptist. Sa mga bago dito. Hindi tayo parang katoliko na paulit-ulit lang. Iglesia ni Manalo na kahit sabihin mong, si Kristo ay tao, hindi. Ah, Kristo ay Diyos. Sabi dyan, hindi, tao lang. Sarado isip, sarado utak, saradong... Anong kanina, di ba? Dull of hearing, anong sabi doon kanina? Pwede naman silang matuto, pwede naman nila makita yan, kaso hindi nila makita. Ganun ba tayo? Hindi tayo dapat ganun. Amen? Pero iba sa atin, nagiging ganun. Kaya ibang baptist kasi ganun. Simula na bumabaw ang turo sa pulpito, na hindi na nag-explore yung basto, bahala na, basta maraming tao, maraming donation, okay na yan, huwag mo na akong tanungin. Bakit ganun sinabi ko? Basta yun. Ganun na yung marami ngayon, kahit mga Baptist pastor. Huwag natin pag-usapan doktrina. Kasi dull of hearing, mga Udyo. At gusto ba sabihin dito, with love towards those that should be also taught, go on teaching. Okay? Kung mahal mo talaga, yung, alam mo, atalan niya, soul winning, ang hirap niya, sinabi ko na nga sa inyo eh. Aralin mo lang mabuti. Kahapon, yun nga, first time ko na naman, hindi first time, pero ang tagal ko nang di nag-soul winning ng ganong group kasi nga mahirap yun. Kukunin mo attention nila, naintindihan mo ba, tatanungin mo ba? Sabi ko, 20 minutes lang, siyempre, tatagal yun. Di ba? So ngayon, aralin mo kung paano mo gagawin yun, di ba? Nakikita mo na lalo pag tinitingnan mo yung iba, marunong, ganun pala yun, dapat kunin mo attention, di ba pwedeng, ano ulit yun? Ay, hindi naintindihan. Bahala na, pray na lang tayo. Ganun, hindi ganun. Amen? Aralin mo. Huwag ka maboring. Aralin mo, may paraan. Lalo kung mahal mo yung kaluluwa para maligtas at pagligtas na, para matuto. Hindi makatulad ng ibang baptist na ganun nga. Baptist day na. Oh, okay yan. Asan yun? Ewan ko. Going on with work will eliminate boredom. Yung pamaganda dito. Ngayon, pag magtuturo ka na, hindi ka maboring. Bakit? Kasi boring, wala kang magawa, di ba? Wala kang magawa. Bible. Pag maghahanda ka magturo, mahirap yan. Trabaho yan. Paano ka maboring doon? Pansinin niyo kahit yung mga anak ko nga rin, sabi ko sa inyo, si Shana, kulit na, di ba? Akit ng akit ko saan, hindi maunggoy. Sabi ko, bigyan mo ng trabaho, bigyan mo ng panulat, bayaan mo siya magsulat, pumanta, kung ano man yan. At least natuto siya, di yung akyat ng akyat, di naman siya unggoy eh. Diba? Ganun din kayo. Kaya sabi siya, mag-church kayo, kaysa naman naglalaro kayong anong games, level 1,000 na kayo, anong pakialam ko, ano na accomplish nyo, wala.
Amen? So there's so much to teach. Tingnan nyo, yung kapitbahay nyo lang. Yung iba sa kapitbahay nyo, hindi marunong magbasa. Ano mangyayari dyan sa taong yan? Sige nga. Kahit cashier siguro, baka mali-mali ang ano niyan, hindi tatanggapin cashier. Anong gagawin? Labada po. Okay na rin, kaso nga, sayang, di ba? May panahon ka pa mag-aral. Ano, lalabada ka na lang. And dami na ngayong ano, washing machine. Di ba? Wala na masama dyan. Kailangan natin gawin lahat yan. Pero, pwedeng side hustle lang yan. Pag basta nanay na lang ako, ganap na lang ako ng asawang pogi at mayaman. Ako, maglalaba na lang ako. Kaso may anak ka, ano yan? Tuturuan mo yan. Oh. Di ko kutasan ka din ng asawa mo. Anong tuturuan mo dyan? Hanggat mara, matalino ka rin, mga babae, amen? Amen. Maglalaba ka, meron ka washing machine eh, yung anak mo, paano? Sige nga. Kung di ka marunong, kaya walang boring-boring. Alisin nyo yan sa dictionary nyo. Lalo sa akin, huwag nyo na sabihin yan. Pakita yung mukha nyo sa akin. Boring ako, pastor. Bible na naman. Basa kayo. Basa! Ayan, basa na naman. Intindihin mo, di yan boring. Pag gumagana yung utak mo, mas lalo natututo ka, mas makipag-usap ka sa labas. Sila, hindi nila alam anong gagawin sa buhay nila. Sa ikaw, alam mo, hindi boring yun. Exciting yun. Yung sabi kanina na profound boredom. Ibig sabihin, katulad ko ngayon, gusto kong hindi lang mag-preach dito. Gusto ko rin minsan sa labas din. Kaya yan, salamat. Mayroon tayong technology. Hindi ko kailangan lumabas dyan. Mayroon soul winning tayo. Ito yung link. Gusto kong matuto. Yan. Okay, hindi tayo, hindi nakasawa. Ako hindi ako nag-asawa masyado. Minsan nag-asawa din. Pag tinitingnan ko lang kayo, ito na naman yung makikinig. Buti na lang, mayroon tayo ba ditong medyo, ano, at least nakaka-encourage, na nakaka-challenge din. Amen? Hindi ako pwede mag-preach dito ng puro paulit-ulit. Baka maboring si Jamie, Brother James, yung Joanne. Mga umalis. Ayan na naman. Amen? Okay. So, yun muna tayo. Mamayang hapon na lang po iba. Ha? Bored ka ba? Hindi ko pa nga nasabi yung wala kang mamagawa. Mamayang hapon yan, ha? Nanonood tayo ng YouTube. Yung mga taong walang magawa sa buhay. Gusto nyo ba yun? Para huwag natin tularan. Walang magawa. Tumbling-tumbling. Ah, tapos ipapakita pa sa YouTube. At least kumita marami yung view. Loko-loko. Hindi ka nalang example ka namin yun. Sige. Salamat, ha? Yung mukha mo, hinataw mo sa pader. Ha? Salamat. Natutuwa kasi yung babaw, eh. Bored. Walang magawa. Okay? Dito pa kayo mamayang hapon? Yes. Nasa inyo yan, di ba? Mamaya, exciting mamaya. Hindi boring. Okay. Let's pray, Lord. Maraming salamat. At kami po ay binigyan niya magandang mensahe din. At ano yung salita, Panginoon, na hindi boring. Especially kung hahanapin ang gitiwala kami na kayo po'y napakatalino, napakaganda na inyong mga prinsipyo. And therefore, hindi ito boring dahil the fact na pwede namin itong aralin sa mababang level hanggang kung what level lang pwede namin aralin ito, Panginoon. Lalong laging may magandang application to Lord at malalim at tama at hindi boring dahil ito po'y totoo sa maraming pagkakataon, Panginoon. So I pray na hindi lang ngayon, but as always, tiwala kami na maintindihan namin, makilala ka namin na kayo po'y matalino at never magiging boring. Ganun din po, Lord. Pag busy pala kami sa trabaho, pag-aaral, hindi boring ang buhay. We look forward to what we will do with what we learn now. Ganun. And yes, may mga panahon na mga tasks ay repetitive, parang dull, paulit-ulit. Makita namin na hindi kami dapat sisihin, hindi dapat sisihin yung likod ng Diyos kayo, kundi minsan yung sarili namin dahil kasi hindi kami nag-move forward. Nakontento rin kami sa ganitong klase pa kayo ng buhay, kaya boring talaga. So I pray na mamaya hapon, as we conclude this message, I pray na doon pa rin namin excitement to look forward what we will learn sa inyong salita, Panginoon. Always, Panginoon, hindi lang today. Alam po, Panginoon, kaya pumulalati. In Jesus' name we pray. Amen.